Naging matagumpay ang pag-host ng Pilipinas sa 2015 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Ayon sa National Organizing Committee ng APEC, patunay ito na may kakayahan ang bansa na maging punong abala ng malaking pagtitipon at yakin ang kaligtasan ng malalaking lider ng mga bansa. Narito ang report ni Weng de la Fuente. Nakahinga ng maluwag ang National Organizing Committee ng 2015 Asia-Pacific Economic Cooperation na APEC Summit na isang taong isinagawa sa Pilipinas. Highlight ng pagtitipon ang dalawang araw na APEC Economic Leaders Meeting na idinaw sa Philippine International Convention Center o PICC. Sinabi ni Ambassador Marciano Paynor Jr., Executive Director ng APEC NOC, malaki ang pangamba nila dahil sa Paris attack ilang araw bago ang pagdating sa bansa na mga malalaking leader mula sa APEC member economies. Pero ngayong matagumpay na natapos ang APEC Summit, sinabi ni Ambassador Paynor na ipinakita muli ng Pilipinas ang kakayahan nito para mag-host ng malalaking pagtitipon at siguruhin ang kaligtasan ng mga dayuhang leader at iba pang panauhin. O naman ho, sa amin ho na nag-organize nito, talagang lalo na nung pagkatapos nung nangyari sa Paris, eh syempre kinakabahan ho kami lahat. Tayong lahat in fact, alam ko kayo rin. And dahil ho sa nairaos natin ito, nako, hindi nyo alam kung gaano kami, lahat ho yata tayo para tayong nakahinga ng maluwag. No? So maraming salamat ho sa inyong lahat at sa pakikipag-ugnay nyo sa amin. Na pang-suporta ninyo kasi sa totoo lang wala ho kaming narinig na negative galing sa inyo. Nasa 15,000 puwersa ng polisya ang ideneploy para mga siwa sa seguridad ng mga panauhin, lalo na ang 21 leader na lumahok sa pagtitipon. Isinara rin sa trapiko ang kahabaan ng Ross Boulevard at nagpatupad ng lockdown sa tuwing daraan ang mga economic leaders, partikular na si US President Barack Obama. Kaya naman nagpapasalamat ang National Organizing Committee sa pangunawa at pakikipagtulungan ng lahat. Pero sa ilan-anyang ayaw tanggapin ang paliwanag at sinasadyang hindi unawain ang sitwasyon, respeto naman ang panawagan ni Ambassador Paynor. Kami ho'y nagpapasalamat sa pag-iintindi ng karamihan ng ating mga kababayan. Meron din yung mga hindi nila naintindihan or tinatanggihan nilang intindihin, ayaw nilang intindihin dahil may kanya-kanyang mga rason din sila. So para sa akin ho, rinirespeto natin yung rason nila, respetuhin din sana nila yung rason natin kung bakit tayo nag-host ng ganito. Kasi syempre, parang kumbaga round robin yan eh. 21 member economies, when was the last time we hosted? 19 years ago. So dapat, kailangan lang na mag-host na tayo ngayon. And kung naberya tayo ng 4 na araw, what is 4 years compared to 19, no? So, ganun na lang dapat natin tingnan, hindi yung naglakad ako ng 1 kilometro ngayon, hindi ako naglalakad ng ganun kahaba pagka walang APEC, so masama ang loob ko. Medyo hindi ho naman siguro tama yung ganun. No? Rather than that, sabi mo, naglakad ako ng 1 kilometro ngayon, yun ang contribution ko dito sa APEC na ito, makikinabang tayo lahat later. Ganun ho sanang attitude natin, attitude, yun ang pinakamalaking bagay ho na dapat palitan natin. Hindi yung puro negative ang tinitingnan natin sa mga bagay-bagay na kailangan gawin. Para sa mga naperwisyo at kritiko ng isinagawang APEC meeting, sinabi naman ni Communications Secretary Sonny Coloma na handaan niya ang gobyerno na makipagdialogo sa mga ito. Kahit kasi tapos ang APEC meeting ay patuloy pa rin ang reklamo ng mga naabala nito. Sabi ni Coloma, kinikilala nila ang pagkakaiba ng pananaw sa usapin na ito ng gobyerno at ng ibang grupo o personalidad, kaya't handa silang makipagdialogo. Nasa 9.95 billion pesos o kulang 10 bilyong piso ang ginugol para sa isang taong pag-host ng bansa ng APEC Summit. Pero sabi ni Ambassador Paynor, hindi masusukat ang pakinabang ng bansa sa pagdaraos ng pagtitipon. Nagtagumpay raw ang bansa dahil kinatigan at pinagtibay ng APEC leaders ang mga isinulong na agenda ng Pilipinas gaya ng pagkilala sa papel ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs at Cebu Action Plan na nagpapabilis at nagpapadali sa daloy ng kalakal ng mga miyembrong bansa.
successful yung hosting natin? Para sa akin ho, successful ho dahil walang contentious issues, halos lahat ng mga leaders nag-agree, tapos lahat ng mga dumalo dito ay nasiyahan. Siyempre na medyo may konting averya sa atin, yung mga naglakad dahil walang masakyan, mga ganon. Pero konting sakripisyo yun kung ikukumpara mo sa yung mga sa masusunod na taon ay magiging para sa ating mga tao. Para sa Eagle News, Wang Dalafuente, I'm 1 with 25.